feel like rain in the morning, giving me mixed emotions. And it's too much sometimes, mix the potion. Mix it up, girl, put it in motion. Finally, andito na kami sa Juneau. Dito na ako bumaba. Kakatapos lang ng USCBP clearance namin. At makikita nyo sa background, andyan yung ship namin. All the way to on. But, so how do you feel you're disembarking now? Well, I feel very happy. It has been long time, 6 months at sea. I'm very happy. Everything is fine. Very nice, eh. How about you, pa? How do you feel going home? Yes, follow pa Hakim. Everything good. Whatever he said. Whatever. That's the same message. Yeah. Okay. How about you, pa? How do you feel happy, going home? Happy and not happy. Happy to see family. Not happy, no more painting. So, I mean, transportation. It says a ship agent. Diretso na yan to airport. It's no problem, Mazin. Your mind, we're running out of time. It's so hard to try, but it feels inside. Just make up your mind, lay it all on the line. So deep in your back, you see the fire. So deep in your back, you see the fire. Pulling your thorns out my clothes, your poison is spread to my soul. You say you know. Doors closing. Please stand clear. Hi. Oh my gosh, sa wakas nakarating na ako dito. Super complicated ng locations nila dito. Grabe. Ito yung map. Andito yung lobby. Kailangan ko mag-cross dyan. Elevator ako dito. Dadaan ulit ko ako dyan. Elevator na naman. Tapos dito. Nakakapagod. Ang hirap pa naman mag-drag ng luggage dahil carpet. Anyhow, I'm here. That's my room number. 5107. Ang weird lang. Akala ko it's on the other side. Kasi yung una ko nakita na number, 5102. So akala ko yung 5103 dun sa kabila. Nakalimutan ko, wala na pala ako sa ship. So hindi siya starboard side tsaka port side. Wala palang ganun dito. Dito muna ako overnight dahil mga 2 PM pa yung flight ko bukas. Ay, sobrang dilim. Yes, my bathtub. I deserve it. I deserve a soak. Later that same evening. Past 12 na, pero gutom na gutom ako. Napagod. Kasi dun sa Juneau Airport, walang open na kainan. Buti may malapit lang dito na 7-Eleven. Dun na ako bumili ng pagkain. Sarado na rin kasi ang room service sa hotel. Good morning! It's 8 o'clock. Breakfast muna tayo. Eto pa happy hour lang nung nilakad ko kagabi. Baby, you give me
some kind of butterfly. Baby, you give me feels lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Hindi naman ako gutom masyado pero tinake advantage ko na yung complimentary breakfast at baka gutumin din sa daan. Try ko ulit matulog. Humingi ako ng earplugs sa flight attendant. Hindi ko kasi matolerate yung ingay pag sa biyahe hindi ako makatulog. So, let's see. Humingi din pala ako ng eye mask dahil light sensitive din ako. Good luck naman, ang hirap huminga dahil required pa dito na nakasuot ng face mask during the flight. Pwede ka lang magtanggal ng face mask mo kapag kumakain. Minutes later, hindi pa din talaga makatulog. Kaya manood na lang ulit ng movie. Pag umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako nagpapasundo. Instead, kumukuha ako ng coupon taxi, usually to Victory Liner sa Pasay. But this time, try ko naman yung Genesis dahil may deluxe trip sila at 1 a.m. sa Pasay Terminal din. Sa mga tulad ko na umuwi sa probinsya, I would suggest na mag-coupon taxi na lang dahil mas mura siya compared sa metered taxi. So far, based on my experience. 1 a.m. pa yung biyahe pa Baguio, pero ang dilim sa terminal na ito, tapos ang daming tambay. So I would not recommend it, lalo kung mag-isa ka lang, tapos mag-night trip. Dun na lang sa Victory Liner, dito din sa Pasay, dahil mas maayos yung terminal nila. Ngayon lang ako sumakay dito sa Pasay Terminal ng Genesis.